Kamusta mga basketball? This is iSports Zone and welcome to another video. Nagimbal ang basketball world noong nagpa-trade si Kyrie Irving noong 2017 pagkatapos matalo ng Cleveland Cavaliers sa Golden State Warriors. Kanya-kanya ang naging spekulasyon ng iba't ibang mga tao. May nagsasabing yumabang na daw si Kyrie. May chismis naman na nagkarelasyon daw si LeBron at ang girlfriend ni Kyrie nung panahon na yon. At ang pinakasikat na dahilan na sinasabi ng marami ay gusto daw ni Kyrie na tumakas sa pagiging second fiddle to LeBron James at gusto niya daw na malipat sa team kung saan siya ang main focus ng offense. Pero ito nga mga kabasketball, ibinunyag ni Richard Jefferson na teammate ni Kyrie at LeBron nung panahon na yon na nangyari ang trade request ang tunay na dahilan kung bakit nagpa-trade si Kyrie Irving. Sabi ni Jefferson na na-shock nga daw silang lahat nung mabalitaan nila ang balita. Ayon kay Jefferson, Kyrie led the Cavs in shot attempts. Kyrie took the final shot in Game 7. So sa madaling salita, nagagawa naman ni Kyrie ang gusto niyang gawin kaya walang rason na maramdaman niya na second option lang siya kay LeBron pagdating sa sistema ng team. At ito na nga mga kabasketball, ayon kay Richard Jefferson, ang tunay na dahilan daw ng trade request ni Kyrie ay dahil pagkatapos matalo ng Cavs sa NBA Finals noong 2017, ay hinahanap daw ng Cavs management ng trade options para kay Kyrie. Kaya nang makarating ang balita kay Kyrie, ay agad itong nagdesisyon na umalis. This is what I'm gonna say. He led us in shot attempts. He led the team in shot attempts. He took the final shot in Game 7. I agree. He had four. We don't know why. The reason why was because there was a trade. There was a trade, and Kyrie believed that, oh, wait, you guys want to make me the villain? You guys want to say that I need to be traded? That's what it is? I'm the problem here? That's why he wanted to leave. Once he found out that he was on the trade block and a trade almost went through, once he found that out, he was like, I was gone. Hindi naman inamin ito ni Kyrie. Ang lagi niyang sinasabi sa interview kahit noon ay gusto niyang mag-grow as a player at gusto daw niya ng bagong playing environment. Sa nangyaring trade ay marami naman ang natuwa, lalo na mga fans ng Boston Celtics dahil nabalik sa pagiging contender ang legendary team. Habang marami ding fans ng Cleveland Cavaliers ang nag-iisip na baka nag-champion sana ang Cavs noong huling finals laban sa Warriors kung nandun pa din si Kyrie Irving. O yan mga kabasketball, ang revelasyon ni Richard Jefferson. Isulat lang ang mga reaction or comments sa ibaba. Like or share this video and don't forget to subscribe to this channel. Till my next video, this is iSports Zone.